today's video, I'm gonna talk about menstrual cup. Let's open it first. I bought this in Shopee. Yung name ng store is lavender_21. Ayan. May seal siya dito. And then, this one also. This is made in USA. Ayan. Himalayan pink to siya. Fold cup to remove and lift out this. Fold natin to remove. OM! Ano siya? Medyo... Ano ba daw i-describe? Not as soft? Parang nakakatakot siya! It's really thick. Oh my gosh! I'm having a mini heart attack! Parang makapal siya! May isa kasing ganito. Ito yung regular, salt. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Salt cup. Meron din kasing soft. But nag-go ako for regular kasi ito yung lumabas nung nag-take ako ng test. I really wanted to try the soft. Pero kasi I was thinking na baka, you know, I don't know. Hindi ko alam kung anong inisip ko. Basta sabi ko parang go for it na lang. Oh my gosh, seeing this, hindi ko ma-imagine. Nanonood na kasi ako ng mga videos on how to fold it. Pero tingnan nyo, nagsastruggle ako. Parang hindi kakayanin ng powers ng kamay ko yung pag... Oh my gosh. Paano na ba ito, guys? Papatuloy pa ba tayo? Let's continue sa pag-open. Makikita nyo dito na it is FDA approved and it's legit. Hindi na to natatanggal. Ito lang yung nasa loob. Let's try to get it out. Wala na siyang laman. And there's this pouch. Kung saan mo ilalagay yung cup pag magsustore ka na. Medyo ano yung tela. But anyway, mas gusto ko sana yung soft. Yung pagkakaalam ko kasi sa mga menstrual cup, yung iba is good for 5 years lang. Tapos you need to change another cup. But it is written here na one salt cup lasts 10 years. So I don't know. I still need to research about it and ask yung seller na rin para sure. But hopefully, if it will last 10 years, then much better. Kung may tatlong papel. Tapos, itong... Good for you, good for her. Many women and girls in both developing and developed countries don't have period care. Each month during their period, they are often forced to miss school and work. Meet Babita and Chumitra, education program students of Her International. With every cup purchase, we donate to her and period.org to put girls back in school and women back to work. So when their period starts, their world doesn't have stopped. Ito yung parang welcoming remarks nila. My instructions sila dito. How to use before and after. Ways then in inserting the cup. The position. How to secure it. How to remove. Tapos, yung pag-rinse. Cleaning and storing. Tips and troubleshooting. And the precautions. Hindi ko ito babasahin na baka bukas pa tayo matatapos pag binasa ko pa to. Nabili ko tong cup na to sa Shopee. Yun yung nirecommend na shop ni Isa Please. Isa Please is my vlogger friend from Cebu. Hi, Isa! Nung finally, naka-decide na ako to buy na talaga para, you know, kasi once you have it na, masasayang din naman pag hindi mo gagamitin. So, at least, yun yung isang factor na alam kong makakapag-push sa akin na gamitin ko siya. Ako yung type na tao na sayang naman kung hindi gamitin. So, gamitin na lang. Bahala na if I'm scared of it. I messaged Isa and then I asked her kung saan ako makakabili ng legit na cup. I saw Isa's video. You can check her video. Lalagay ko lang din yung link sa description box. Meron din siyang isang video pa na question and answer about menstrual cup. I suggest na you also watch it para makagain kayo ng insights, especially kasi matagal na MC user si Isa. So, ayun yung nirefer niya na shop. Mas convenient talaga for me na mag-order through Shopee na lang. I was planning to buy na sana nung November. Tapos, hindi pa kasi enough yung money ko noon. Kaya, chinat ko talaga yung seller kasi nakita ko parang 8 items na lang left. So, I was scared maubusan. So, mamumove naman yung plan ko na instead, this month ko na matry yung MC, baka next year na ulit. Masasabi ko talaga na grabe yung timing ni Lord. The price of this one is 2,253. But, I was able to buy it for only 2,034. Timing yun ata na may sale or may pa-free something si Shopee. Tapos, mayroon akong mga coins. Big discount na yun for me. So, yay! I am
really scared of needles. Hindi kasi ako nakatry na na-admit ako sa hospital. First admission ko was yung nanganak ako, yung malapit na akong manganak. Yung kinakatakutan ko talaga is yung pag-inject ng IV dito. Kaya, nung time na nanganak na ako, appreciate ko talaga yung self ko kasi nga, I was able to do it, na kaya ko siya. Naisip ko, why not try other things na I am afraid of na hindi ko pa na-try. I made a list. Yung pinakauna sa list ko was to try Brazilian. Sakit siya. Sabi ko talaga, parang mas masakit pa to sa panganganak. Low talaga yung pain tolerance ko. Nung nanganak kasi ako, nagpa-epidural ako noon. So yung pain na nafe-feel ko is not as bad. I'm happy with my decision na i-try yung Brazilian. For someone who has a low pain tolerance, na kaya ko siya. And this time, ito naman yung isang kinakatakutan ko na ika-conquer ko. Yung isang reason ko why I decided to really switch to menstrual cup is to save Mother Earth. You all know naman na I'm doing the switch for my baby. Nagka-cloth diaper na kami. Chinallenge ko kasi yung self ko. Sabi ko, bakit si Sky lang yung nagsiswitch? Bakit ako hindi? Ano ba yung nagagawa ko for myself to contribute na ma-save si Mother Earth? Yung una kong sagot sa sarili ko noon was, okay, sige, magta-try na din ako ng reusable menstrual pads. But the thing lang is, na-realize ko kasi na I am scared of blood. Kung maglalaba ako noon, tapos madaming blood, hindi ko ma-imagine, baka mahimatay ako. Compared kasi if cup siya, andito lang yung blood. So, I can just pour it, tapos wala na. Nasabi ko na lang, since I'm open na in doing the switch, why not go for this one na lang? And, makakasave din ako ng pera. Yung mga disposable pads, mahal din sila. Imbis na mapupunta yung pera ko sa mga disposable pads, why not try menstrual cup and be able to save the money para magamit sa ibang bagay? Which is basically anything for Sky. So si Sky talaga yung number one na nagpo-push sa akin to do things like this. I thank God for that. Ano ba yung mga pinagdaanan ko before ako naka-decide to purchase this one na talaga? Yung pinakauna kasing mapuput sa mind natin, yung mga thoughts na, hindi ba to nakakamatay? Hindi ba ako mahihimatay? Paano ba yan ipasok? Can you even put that inside? A lot of people are hesitant in doing the switch. Just seeing the cup, tapos i-imagine mo na ipapasok mo, nakakatakot naman talaga siya. Like what I always say, you go back to your why. Kasi if you stick to your why, then I know that you will always have the courage to face whatever it is, eh, whatever na takot yung nafe-feel mo, makakayanan mo yan lahat. Basta, you're coming from your purpose, from your why. Bakit ko to sinasabi? I want to let you guys know na hindi lang ikaw yung nagsistruggle ng mga thoughts like that. Kahit na nakapag-decide na ako, I am still having those kind of fears, those kind of thoughts. Normal lang talaga yan. The nice thing about this is, hindi lang ikaw mag-isa. Even if you feel like, baka ako lang yung natatakot na ganito, no, you're not. Yun yung parang nice thing about this, the connection that we have with other people because we share the same fears, we share the same thoughts. It's amazing din seeing other people on how they were able to do the switch. And before, every time I think on how I will insert this thing, lalamig na ako, tapos parang pinapawisan ako. And to think, nag-i-imagine pa lang ako noon. It was really paralyzing, na parang, forget it, ayoko na, bakit ko ba to ginagawa sa sarili ko? Ang nangyayari kasi pag ganyan yung thoughts mo, nasa stuck ka ulit. But do not be too hard on yourself if you feel that way. Bigyan mo ng time yung self mo to really think about it, to really process it. Idagdag mo yung maraming prayers kasi nga you need strength for this one. Na syempre, i-guide ka rin ni Lord na bigyan ka ng strength to be able to do it. Yung purpose mo naman is something na mas malaki yung benefit. So, sa mga nagtataka na bakit ba ako natatakot, eh, may anak naman ako na labas ko yung isang sanggol from down there. Kasi, I'm the type of person na hindi ako nag-explore sa whatever I have. We are all different. Para sa iba, it's so easy to whatever down there. May mga tao ding nasa struggle like me. Hindi. Like, I have zero talaga siya. Kaya nga, this one is really nakakatakot na challenging na hindi ko na alam, hindi ko na ma-explain. Just because na nakapag-deliver ako ng baby doesn't mean na kaya ko na talaga lahat. Kaya nga, tinatry ko tong mga kinakatakutan ko
to get to know myself better, discovering something about me na kaya ko pala and stuff. Since wala pa talaga akong masasabi na details on, you know, how it feels, kung ano yung mga experience ko and stuff. Kasi nga, hindi ko pa to nagagamit. Gagamitin ko pa lang siya this month. Hihintayin ko muna si period na dumating. Don't you worry, guys. I-update ko kayo. Like what I'm doing with the cloth diaper thingy, I really wanted to influence one person at a time in doing the switch. We all know na alone, konting-konti lang yung magagawa natin. But together, we can make a big difference na, especially for our Mother Earth. Hopefully, aabangan nyo yung mga videos ko about this one. For now, let me share mga tips ko. If ever na naisipan yung gumamit ng menstrual cup, or you're still deciding, or ayun nga, nasa edge ka pa eh, hindi ka pa nag-yes. If ever naman na yung hinahanap mo lang is konting push, tutulak na kita, go ka na ha. Kaya natin to. Sabay tayong mag-do the switch, mag-menstrual cup. Tip number one, educate yourself about menstrual cup. Hindi naman siya grabe ka-complicated. And of course, there's always a support group for things like this. Second is, before you try to look for brands ng menstrual cup na bibilhin nyo, mag-answer muna kayo nung short quiz. Punta ka sa putacupinit.com. Tapos, may mga few questions there you need to answer lang para malaman mo kung anong brand ng menstrual cup yung bagay sa'yo. This test is not 100% na mapiperfect mo kaagad. Syempre, you need to consider na these are just suggestions or options na pwede mong gamitin for starting. No such thing as kung anong nag-work sa kanya, ito din yung mag-work sa akin. Kasi nga, we are all different. This journey is not about doing it perfectly sa first try nyo. Makikita mo kasi yung list ng suggested brands, at least, hindi na sobrang wide yung option mo. I mean, matitrim down na siya. So, nakakahinga. Imagine if sobrang rami, it will really make you parang abort mission na lang, or hindi mo na lang ipapagpatuloy. Kasi nga, ang dami-dami, hindi mo na alam. At least, ito, konti lang, and you can choose kung ano ba talaga. Always remember din na it's really not about the brand. So, huwag kayong ma-overwhelm with that. Third is, I suggest if you're going to try menstrual cup, go na for the FDA approved na mga cups. Do not go for the cheap ones just because it's cheap. This is something that we put inside our body. Bakit mo ititipid yung sarili mo? Do not try to convince yourself na mas tipid kung yung hindi FDA approved yung cup bibilhin mo. And mas safer kasi din yung FDA approved yung material nila. Sure ka na safe sa body mo. Eh yung mga mura, hindi mo alam kung ano yun na silicone. Kung mag-go ka na, go na for legit para hindi very traumatic yung ma-experience nyo. Yung lahat na sinasabi ko kanina, ito na siya parang mag-go under. Yung expectation. Try to manage your expectation. This is very important. If you have unrealistic expectations, that can impact on whether you will progress or you will regress. Kasi if you expect yourself to get it right the first time you try it, tapos hindi mo siya makuha, so what will happen? Syempre, magdadalawang isip ka na itry siya ulit sa second time kasi nga, ay yung first time hindi siya nag-work, so it's not for me. Magi-give up ka na agad. Give yourself the time to learn about it. Huwag nyo namang masyadong i-pressure yung sarili nyo na dapat perfect na to ha. Kasi nag-spend ka na ng mahal for this. Tapos hindi mo makuha. Bobo ka ba? Tanga ka ba? Yung mga ganon. Yung paggamit kasi ng menstrual cups, may learning curve talaga dito. Like what Isa said sa video niya, dun ko na-realize na tama pala no. Why would I expect myself to get it right the first time? After I saw that video, parang minanage ko yung expectation ko nga. Okay, sige, let us try this if mag-work, but do not think na sa first time mo siyang itatry, okay na yung experience mo, perfect na, wala ka nang magiging problema. Inalaw ko yung self ko na, sige, pag first time ko tong gagamitin, I'm sure magkaka-error, baka hindi ko siya mapasok, baka hindi ko muna siya magagamit. That helped me kasi na makapag-push through
to really try the menstrual cup. So hopefully, if ganyan din yung mindset nyo, baka makatulong siya na ma-push through na din kayo. Ang point ko lang is not create unrealistic expectations kasi that will be one factor na masastop ka or bad na yung experience mo about this and it will create unnecessary fears for other people. Sayang yung chance na instead of influencing them, you will create na a barrier. Sila na mismo, ayaw na rin i-try. And then, yung last is just do it. Yun yung sinasabi ng ibang friends ko whenever I ask them for advice. Natatakot talaga ako. I swear, if you feel na hindi ako takot, na parang confident ako, no! Promise talaga, if you know me personally, you would never think na I will do this. Just do it! Yun lang talaga, which is actually, tama naman. Oh. Go na lang for it. Since nandito na tayo, I'm sharing this to everyone para makapag-inspire ng ibang tao to also do the switch. Sinishare ko to sa inyo openly because I wanted to show everyone na it's okay if you're scared, if you're doubting yourself, if you can do it ba, okay lang talaga and normal lang talaga yan. But what's important is that you don't remain stuck. You will try your best to help yourself and always go back to your purpose. Yung isang reminder ko lang din is, meron kasi silang tinatawag na Goldilocks Cup or Goldie Cup. Not really sure pa about this one, but I think when you say Goldilocks cup or Goldie cup, is parang yun na yung cup na for you. Alalahanin nyo na just because ito yung sinuggest na cup for me from the quiz, hindi ibig sabihin na ito na talaga yung cup na para sa akin. May possibility pa na baka I need to try another cup. Just do it and enjoy your journey. Enjoy discovering things about yourself, getting to know yourself better. Enjoy your me time with your menstrual cup. Please, thank you so much for responding to my messages. Kahit na impromptu siya, salamat kayo. And hopefully, kakayanin ko to.